And sa video na to, pag-usapan natin yung mga documents na kailangan ninyong isubmit sa pag-apply ng tourist dito sa Japan. Kung individual tourist ka, wala kang kamag-anak dito sa Japan, ano yung mga dapat mong isubmit? Ano yung mga dapat mong gawin para ikaw ay makapag-apply ng Japanese tourist visa dito sa Japan? Alamin nyo dito sa video na to, kaya panoorin ninyo. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So currently, ang Japan ay nagpapapasok na ng iba't ibang klase ng mga visa. So itong video na to, pag-usapan natin yung mga gustong mag-tourist dito. Isa sa mga requirements na dapat ninyong tandaan pag kayo ay magbabakasyon dito ay kailangan nyo munang sundin ang protocol nila pagdating sa custom, immigration, and quarantine. Sabi dyan, all entrants returnees to Japan with the valid vaccination certificate which proves 3 doses of emergency use listing COVID-19 vaccines are accredited by WHO are not required to obtain negative certificate. So bago ka magbakasyon dito, make sure na meron kang 3 doses of vaccine. Kung wala naman, kailangan mo magpa-PCR test at mag-provide ng negative certificate. Other entrants returnees need to obtain negative test result for COVID-19 conducted within 72 hours prior to departure. Then number 2, kung meron ka na yan, kailangan mong i-upload yan sa Visit Japan web. Please use Visit Japan web for smooth customs, immigration, and quarantine procedures when traveling to Japan. So kung ang purpose mo naman para mag-travel dito sa Japan ay tourism, so kung ang purpose mo ay to visit Japan for travel that applicant himself or herself arrange. Unang-una, kailangan mo ng passport and application form na madadownload sa Japanese Embassy of Japan in the Philippines website. So tip lang sa mga kukuha ng Japanese visa for tourism, kung yung passport ninyo ay maraming tatak yan, ibig sabihin marami na kayong ibang mga bansang napuntahan at nakarating din kayo sa mga G7 countries, isa sa mga G7 countries like United States, mas malaki yung chance na ma-approve yung inyong visa dahil kumbaga nakapunta kayo sa mga bansang yun ng walang problema, so mas malaki yung chance nyo na makapasok din dito or ma-approve yung visa ninyo dito sa Japan as tourism. Or possibly pa, pag nag-apply pa kayo ng multiple entry visa, eh baka ma-approve yan dahil makikita ng immigration na marami na kayong mga bansang napuntahan at wala namang naging problema. Okay, so sa application form, dapat meron kayong picture na ilalagay dyan na merong certain measurement which is 4.5 by 3.5 centimeters. So sabi dito, meron siyang note, if there is a used Japanese visa on your passport, the following 3 and 4 are unnecessary. So kung hindi ka first time na babiyahe sa papuntang Japan, hindi mo na daw kailangan mag-provide na itong number 3 and yung number 4. Pero kung first time mong mag-travel to Japan, kailangan mo mag-provide ng birth certificate issued by PSA within 1 year. And kung ikaw ay kasal, kailangan mo mag-provide ng marriage certificate within 1 year yung validity nito. So sa birth certificate, if the certificate is unreadable, submit birth certificate issued by local civil registrar. So ganito yung scenario ng aking birth certificate. Medyo malabo yung birth certificate ko, kaya pwede din akong mag-provide ng birth certificate na galing sa ating city hall dun sa ating probinsya. Tapos certified true copy siya. Then if the birth certificate is late registration, submit baptismal certificate and school record form 137. If there is no record of birth in PSA, submit birth certificate issued by local civil registrar and negative certificate issued by PSA. So sa marriage certificate naman, if the certificate is unreadable, ayun, pwede din kayo mag-provide na galing sa local civil registrar na copy ng marriage certificate kung hindi na yun nababasa. If there is no record of marriage in PSA, pwede din kayo mag-provide na galing naman sa local civil registrar and copy ng negative certificate issued by PSA. Then, isa din sa mga requirements, guys, is yung itinerary in Japan. So, ito yung form ng itinerary in Japan na kailangan nyo i-submit. So, nakalagay dyan yung itinerary in Japan of the visa applicants is as follows. So, papakita nyo yung date, yung travel plan ninyo, activity, kung saan kayo pupunta, contact number kung saan kayo tutuloy, kung sino yung contact person doon sa lugar na pupuntahan ninyo, and yung accommodation kung saan kayo tutuloy. Let's say, kailangan nyo mag-overnight sa Osaka. Ayan, kunwari yung first day ninyo dito sa Japan, ay yung activity nyo ay pupunta kayo ng Osaka, lalagay nyo dyan yung sa activity plan, first row, yung
activity nyo sa Osaka, and then sino yung contact person sa Osaka, or let's say yung hotel name ilalagay nyo doon sa accommodation, and then yung contact number ng hotel ilalagay nyo dyan. And then i-itemize ninyo guys lahat ng dates, ilagay ninyo kung ano yung mga gusto nyo, kung ano yung mga pinaplano ninyong gawin dito sa Japan, ilagay ninyo dyan. Pati yung mga pupuntahan ninyong shrine, kunwari, pupuntahan yung mga temple, shrine, or yung mga sightseeings na famous dito sa Japan, i-itemize ninyong mabuti. Make sure na pinlano nyo mabuti yan guys, kasi kulimbawa galing kayong airport, galing kayong Narita Airport, saan kayo mag-i-stay pag galing, saan kayo tutuloy pagkagaling ninyo ng airport. So dapat makikita dito yung pagkakasunod-sunod ng inyong travel plan. Okay, so in case that the applicant will shoulder part or all of travel expense, kailangan nyo mag-provide ng bank certificate, photocopy of income tax return, or yung form 2316 galing sa BIR. So yung bank certificate, pakita nyo lang kung magkano yung amount na meron kayo sa inyong bank, and then photocopy din ng income tax return para makita nila na meron kayong trabaho. Pero in case naman na meron kayong guarantor na nasa Philippines at siya yung magso-shoulder ng inyong mga travel expenses, kailangan nila mag-provide ng guarantee letter na sila nga yung magpo-provide ng expenses ninyo papunta dito sa Japan at lahat ng mga gagastusin ninyo habang nandito kayo. And then proof of relationship between applicant and the guarantor. So kailangan makita nila sa birth certificate na kayo ay mag-ina or mag-ama or any relative na makikita na magkaparehas kayo ng apelido. Yan. And then bank certificate din ng inyong guarantor at photocopy ng income tax return ng inyong guarantor. So ito yung itsura ng letter of guarantee. So ito yung isa sa mga isasubmit ng inviter. Kailangan niya mag-fill up dyan ng mga details about doon sa kanyang pangalan, date of birth, nationality, occupation. So and guys, I hope nakatulong sa inyo ang video na to. Kung nakatulong, please like this video, mag-comment na din kayo at i-share niyo rin to sa mga kaibigan ninyo or mga distant relatives na gusto ninyong pupuntahin dito sa Japan. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo ang aming YouTube homepage. I-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!